Mabuti na nga lang at napag-awi kayo ngayon dito dahil ang pag-uusapan nga natin ay kwento ng isang ina na gumawa nga ng talaga namang kahanga-hanga at halos imposible ngang mga bagay para makamit nga ang hustisya para sa kanyang anak. Biruin nyo ha, sa edad na 56, itinugis niya nga yung isa sa mga pinakadelikadong mga gang sa buong mundo para nga bigyang hustisya yung ginawang pagtuhod at pamamaslang sa kanyang anak. Well, ito po ang kwento ni Miriam Rodriguez. Si Miriam Rodriguez nga, o mas kilala sa pangalang Miriam, ay isinilang taong 1960 sa bansang Mexico. Doon na nga rin siya nakapag-asawa at nagkaroon ng pamilya. Maayos at talagang tahimik nga yung lahat para sa kanilang pamilya doon sa lugar nila bago nga nagkaroon ng tinatawag na cartel turf wars. Well, ano ba itong cartel turf wars na ito? Well, ang turf wars nga sa pagitan ng mga cartels doon sa Mexico ay, well, as the word implies, it's a war. Digmaan ito o labanan nga sa pagitan ng mga cartels o mga gangs doon. Pinag-aagawan kasi nila yung mga teritoryo. Kasi nga ang sistema, kung sino yung may hawak ng lugar doon, sila yung may karapatang magkaroon ng mga transaksyon. Well, anong mga transaksyon ba yan? Siyempre, mga illegal like drug trades. At para nga sa bansang Mexico, talagang nagkalat doon as in itong mga cartel. Nandyan nga yung sikat na Sinaloa ni El Chapo na siguradong kilala naman ninyo. At nandyan nga rin yung tinatawag na Guadalajara. At sa sobrang lalangan ng mga turf wars doon sa bansang yan, biruin nyo ha, between 2007 at 2012, ito yung nakita naming mga figures. Nasa 60,000 mga tao nga yung nawalan ng buhay. Grabe. Isa nga sa mga naapektuhan ito, itong mga cartel wars na ito, ay itong pamilya nga ni Miriam. Siya naman si Karen Rodriguez. Anak siya ni Miriam at napakarami niyang mga plano noon sa buhay niya na hindi nga natuloy dahil naging biktima nga siya nitong mga kartel. Taong 2012, sa isang hindi nga inaasahang pagkakataon, idinukot ng isang kartel na tinatawag na Lost Zeta itong si Karen. Well, para sa inyong kaalaman, itong Lost Zeta na kartel ay kilala nga bilang isa sa mga pinakabayolente doon sa Mexico. Involved sila sa drug trafficking at nandurukot rin sila for ransom. At isa nga dito sa mga nabiktima nila ay itong si Karen Rodriguez. Isang araw nga, taong 2012, habang nagmamanehong mag-isa ang 20 anyos na si Karen, ibigla siyang hinarang ng dalawang pickup truck. Bumaba nga dito yung ilang armadong mga kalalakihan at sa pilitan siyang hinugot niya mula dito sa kanyang sasakyan. Matapos nilang dukutin niya si Karen, mabilis nilang kinontak yung kanyang pamilya para nga hingan sila ng ransom money. At determinado naman itong si Miriam, yung nanay, na syempre maibalik sa kanya itong mahal na anak niya. Talagang gagawin niya nga yung lahat. Huwag lang daw nilang gagalawin at sasaktan itong si Karen. Well, dahil nga sa laki ng perang hinihingi sa kanila noon, inapilitan pang mag-loan itong si Miriam at yung kanyang mister sa bangko nga para may maibayad para dito sa pantubos sa kanilang anak. Umaasa sila noon na tutuparin naman itong mga kartel na ito yung pangakong ibabalik nga nila yung anak nila. Pero alam nyo, matapos nilang ihulog yung ransom money doon nga sa lugar na tinuro sa kanila, wala pa rin Karen nga na ibinalik itong mga loko. And by that time, hindi pa nakontento itong mga kartel. Biruin nyo, muli silang humingi nga ng pera dito kay Miriam. Pero this time, hindi na nga siya pumayag na iwan na lang yung pera sa kung saan-saan dahil baka nga maulit yung naunang ginawa nila. Nagdemand siya na makausap niya ang kahit na sino nga dito sa mga kartel ng personalan. And so, nakipag-meet up siya sa kanila sa isang restaurant na tinatawag nga na El Junior doon. Nakausap ni Miriam ang isang nagpakilalang miyembro nga ng gang. Gaya nga ng dati, umihirit ito ng pera. He's asking for $2,000 para nga dito sa impormasyon at additional pa raw na $500 para nga sa kanyang komisyon. Grabe.
Pero again, matapos ibigay yung perang hinihingi niya, iumamin siya na hindi niya raw alam kung nasaan talaga itong si Karen. Talagang pinirahan lang talaga nila yung pamilya. Well, sa mga sandaling ito nga, mukhang wala na nga talagang pag-asa na muli bang maibalik nga si Karen sa kanyang pamilya na talagang naghihintay sa kanya. Kasi kahit mga pulis doon sa Mexico na linapitan din naman talaga nila, walang nagawa nga para mahanap siya. Isa pa, during that time kasi, mahalagang malaman nyo bilang konteksto nito, libo-libo rin yung mga missing case report doon sa bansa. Hindi lang si Karen ibig sabihin yung nawawala, kaya nga, in short, overwhelmed kahit yung mga otoridad sa kanila. Pero itong si Miriam, talagang ayaw niyang sumuko. Sabi niya, giving up is never an option. Sa maiksing oras nga ng pag-uusap niya dito sa cartel member na ito, nagkaroon siya ng ideya kung anong pangalan nito kasi narinig niya sa radyo na dala nito na tinawag siyang Sama. Dito na nga nagsimula ang kanyang personal na investigasyon para mahuli at sana nga ay mapanagot ang lahat ng mga sangkot sa pagtukot sa kanyang anak. Pero syempre ang talagang goal niya dito hangga't maari, maibalik pa rin si Karen. Dahil hindi nga siya tinulungan ng mga otoridad, personal niyang ginawa nga yung dapat nilang gawin. Inimbestigahan niya itong si Sama. Nagsimula nga siya sa tanging clue na alam niya. Syempre itong miyembro na nakausap niya na may pangalan niyang Sama. And so for the next days and weeks, she spent hours nga sa paghalughog sa internet at mga social media para mahanap ang pangalang ito at makita yung mukha ng lalaking humarap nga sa kanya until eventually isang mahalagang feature yung nahanap niya doon pa sa mismong Facebook profile ng kanyang nawawalang anak. May post noon dati si Karen kung saan niya nahagip ang isang lalaki na sa tantsangan itong si Miriam ay talagang itong si Sama nga na nakausap niya. Base dito nga sa picture na nahanap niya, mukhang nasa tabi ng isang ice cream store ang hinihinalang si Sama at may kasama siyang isang babae doon na mukhang ang empleyado ng ice cream store din kasi nga naka-uniforme ito. Well, sa tulong nga ng Facebook, nakahanap siya ngayon ng panibagong clue. Ngayon, ang ginawa niya syempre, hinagilap niya kung saan itong ice cream store na ito at na-pinpoint niya rin eventually na ang store nga na ito ay mula nga sa siyudad, Victoria. 2 oras nga ang layo mula doon sa kanilang lugar. Ngayon, pinuntahan niya itong ice cream store na ito at nakita niya doon itong babae sa picture. Nakasakasama nga ni Sama. Realize niya na itong babaeng ito ay nandoon din pala sa El Junior doon sa restaurant kung saan nga sila nag-meet up nitong cartel na ito. Kasama pala siya noon ni Sama, nasa ibang table nga lang para hindi siya mahalata. Kaya naman, minanmanan syempre ni Miriam itong babaeng ito. Inalam niya rin saan ito nakatira. Alam kasi niya na muli silang magkikita nitong si Sama dahil sigurado siya ngayon na may connection nga silang dalawa. Well, hindi nga siya nagkamali. One day, biruin nyo, sinundo nitong si Sama itong babae. What a lucky day, sabi niya. Sinundan ngayon ni Miriam itong dalawa saan sila pumunta. Well, imagine, mahigit 50 anyos tong babaeng to. Gumagalawang James Bond siya. No wonder, kaya naman ginawa ng Netflix film itong ginawa ni Miriam Rodriguez. Well, ang title nga nito ay La Civil. Kung gusto nyo ay panoorin nyo for more in-depth story at para mas ma-appreciate nyo siya. Well, tuloy natin itong kwento. Ngayon, nakarating siya sa tinutuluyan itong dalawa. Well, para nga makumpirma na doon nakatira itong si Sama, nag-disguise pa itong si Miriam para nga makalapit lang sa kanila. Nagpa-eksi siya ng buhok at nagpakulay ng kulay pula at nagpanggap siya na mula nga sa gobyerno kumukuha araw ng survey. Nagsurvey siya kahit doon sa mga kapitbahay nitong si Sama at doon nga talagang nakumpirma niya na yun nga yung address permanent nitong lalaki. Well, permanent address ata yun. And then after this, she reported it to the authorities. Ito na. Kumbaga ngayon, may lead na ako, sabi niya. Ako na yung gumawa ng investigasyon na trabaho sana ninyo. Ang gagawin nyo na lang, huliin siya. Siguro ang kapal naman na mukha nyo kung tatanggip pa kayo. Siguro, nasabi niya yun. And so, they raided the house naman. Pero,
nakatakas itong kanilang hinuhuli. Nakatakas si Sama. Grabe. By this time, syempre super frustrated itong si Miriam kasi nga kala niya makakamit na nila yung mga sagot sa tanong nila at ang hustisya nga, pero hindi pa pala. Pero syempre hindi pa rin siya sumuko dito. Kasi kung talagang gusto mo, may paraan, sabi nga nila. Nahanap at na-recover niya yung maraming mga pictures ngayon ni Sama, kasama nga yung iba pang mga miyembro ng kanilang kartel. Ibig sabihin nito, may clue na rin siya kung sino-sino pa yung ibang pwede niyang hagilapin. September 14, 2014, sa hindi nga inaasahang pagkakataon, ibiglang namataan naman ng anak na lalaki ni Miriam itong lalaki na hawig umano ni Sama, di ba? What a sudden twist of fate. After almost 2 years, nakita nilang muli. Well, dahil doon, ina-report nila sa mga otoridad itong lalaki. Kaya nga doon, sa wakas, tuluyan siyang na-aresto. Well, anong nangyari sa iba pang mga kasama niya? Eh, siyempre, pagka-aresto doon din, kinumpirma niya at pinangalanan na ngayon yung iba pang mga miyembro ng kartel na ayon nga sa kanya ay may kinalaman sa pagdukot talaga dito kay Karen. Isa nga sa mga pangalang lumitaw ay itong pangalang Christian Jose Gonzalez. 18 anyos lang siya noon. Well, ibig sabihin nito, 16 lamang siya nung ma-involve nga siya dun sa ginawang pagdukot kay Karen. At hindi nga nagdagal ay natuntun din siya ni Miriam at ipinaaresto niya muli ito. Pero alam nyo, during questioning, may biglang nangyari. Umiyak itong Christian at naawa itong si Miriam, ha. Dinalhan niya pa ng tangalian sa kulungan itong binatilyong ito. Sa tingin nga raw kasi ni Miriam ay inosente rin at biktima itong si Christian. Sinamantala nila kumbaga yung kanyang kabataan. Which is, alam nyo kung iisipin, talagang may point ito. At dito rin ako talaga pinakahumanga sa kanyang karakter. Ilagay nyo yung sitwasyon nyo, sige, subukan nyo sa kanya. Uhaw na uhaw siya at this point sa hustisya. Kaya ang normal na reaction dito, eh syempre, magagalit ka talaga dito sa kung sino mang involve sa ginawa nga sa anak mo. Pero, look at her. Napakamarunong niyang umintindi. Pinili niyang intindihin yung tao na posibleng biktima rin kahit alam niya talagang may involvement ito sa ginawa ngang pandurukot sa kanyang anak. That for me is so deep. Alam niyo, kahit itong si Christian ay nagulat niya sa kabaitang pinakita sa kanya nitong si Miriam. Kaya nga, ayun, bumigay siya. Tumulong na siya para sa investigasyon. Nakumbinsi siya eh. At sinabi niya nga lahat that time nang nalalaman niya tungkol sa ginawang pagdukot kay Karen. Dinala niya itong mga otoridad sa lugar kung saan nga umano inihukay yung labi ni Karen. Napunta sila sa isang tinatawag na San Fernando sa Taumalipas, Mexico. Nadatnan nila doon nga ang abandonadong bahay sa gitna ng isang napakaluwag na rancho. Well, taong 2015, kinumpirma ng mga otoridad na nandoon nga yung mga buto na naiwan pa kay Karen. Bukod nga sa kanya ay marami pang iba yung mga inihukay doon sa lugar. Kaya nga mas pinalawak pa nila yung investigasyon doon. At dahil nga hindi pa rin nahuhuli lahat ng mga involved sa pagdukot kay Karen, tinuloy pa rin ni Miriam yung kanyang pagiging detective. Hanggang sa natuntun niya ngayon ang bahay ng isang Enrique Joel Flores. Nagpanggap muli siyang surveyor noon at nakausap niya yung lola nitong Enrique. Sinabi nung lola na wala umano sa bahay nila itong kanyang apo dahil nasa simbahan daw. Well, tinuro naman niya kung saan itong simbahan. At ngayon, isa hindi nga inaasahang pagkakataon. Grabe, pinuntahan ni Miriam yung simbahan at nakumpirma niya nandoon nga itong si Enrique. At doon mismo, itumawag nga siya ng mga otoridad at pinaaresto niya itong si Enrique sa loob mismo nung kanilang simbahan. What a way, diba, para mabunyag yung tunay niyang kulay. Pero hindi pa rin dyan natatapos ang investigasyon nitong si Miriam. Meron pa, kahit 56 anyos na siya dito, ayaw pa rin niyang tumigil hanggat hindi niya raw na pagbabayad nga lahat talaga as in nung mga naging sangkot doon sa pagtukot at pamamaslanga sa kanyang anak na si Karen. Ngayon, natuntun niya naman ang isang flower shop owner na nasa listahan nga ng mga involved na kartel doon sa kidnapping. Muli, minanmanan niya itong lalaki hanggang sa
na-confirm niya na ito nga yung hinahanap niya. Muli niya nga itong inireport sa mga otoridad, pero bago pa man nga sila dumating, inakita si Miriam nitong lalaki at namukaan siya kaya tumakas ito. Kasi that time, kilala na siya nitong grupo. Kaya naman halos lahat sa kanila kapag nakita siya, alam na yung gagawin. Ipapahuli sila kaya tatakas sila. Pero grabe ano, sa maniwala kayo o hindi, nagkahabulan sila. Binangga nitong si Miriam ng kanyang kotse itong tumatakas na lalaki. At pagkatumba nito, sa kanya tinutukan ng baril para nga hindi kumilos. O diba, pang action star. They were at that position nung magdatingan nga yung mga pulis, as in. Kaya kahit sila hindi makapaniwala, talagang mala James Bond itong ginawa ni Miriam dito. In a span of 3 years nga mula doon sa unang sinabi namin kanina, inisa-isa talaga niya at napanagot niya yung mga salarin na lumabas tangan sa kanyang anak. Ganyan siya kahusay. Dahil doon, unti-unti na rin talaga siyang nakilala sa kanilang bansa. Pero may downside to eh. Well, maganda nakilala siya pero parang mas malaki ata yung drawback. Kasi syempre, naging notorious na rin siya sa mga sindikato. Lalo na dito sa mga miyembro ng Lost Zeta na hinanting niya. Aba, ang normal na reaction ng mga yan, pag-iinitan siya. And it eventually caught up with her. Nakakalungkot. Secuestradores, hubo una fuga masiva de reos, todos sabemos. Debido a esa fuga masiva se fugan dos reos de los secuestradores de mi hija. Uno fue recapturado, pero uno aún sigue libre. A raíz de eso, yo también pedí seguridad en lo que este reo fuera recapturado, que hasta fecha no ha sucedido. Taong 2017 nga, nakatakas itong dalawang cartel member na naipakulong na niya at nakakalungkot yung sumunod na nangyari. Tama siya. All that time, binalikan nga nila siya. May 10, 2017, sakto Mother's Day pa sa Mexico noon, pumutok ang pinakamasamang balita marahil sa araw na iyon. Natagpo ang wala nang ang buhay itong si Miriam sa labas ng kanyang bahay. Anya umano sa kanyang kotse noon, ibigla siyang hinintuan ng isang white truck at pinaulanan nga ng 13 mga bala. Sinasabing nung matagpuan ng kanyang mister itong si Miriam, nakadukot pa sa bag niya yung isa niyang kamay kung saan niya nandoon yung kanyang handgun. Balak ba talaga sana niyang dumepensa noon? Kaso, naunahan na nga siya. Sobrang nakakalungkot to. Sinubukan pa siyang isugod nga sa ospital pero talagang wala na. Imposible na. Alam niyo, matapos niyang pumanaw, nagluksa hindi lang yung kanyang pamilya kundi buong bansa nila dahil itinuring siyang bayani. Binigyan pa siya ng plaque nung bayan kung saan nga siya nakatira. At dahil dito, nangako naman yung kanilang gobyerno in response na pananagutin nila lahat ng mga may kinalaman sa pagbaslang sa kanya. Sana naman ito totoo at hindi lang to for PR. And well, with that, again, sabi namin kanina, kung gusto nyo pang mas makilala siyang maigi, panoorin nyo yung Netflix movie na ginawa nga para kay Miriam Rodriguez. Sana po muli ay nagustuhan nyo ang ating kwentuhan. Once again, thank you so much po for watching. Hanggang sa muli, see you next time. Goodbye.